Magandang gabi po. Eh, hindi pala. Maganda umaga na. Dadamay ko na kayo sa pagpupuyat ko. Nakatulog kasi ako kanina ng konti. Pag-gising ko, sabi ko, aga pa. Sasamantalayan ko na marami pa namang hindi natutulog dyan. Saka maraming nanonood sa atin na mga OFWs, ano? Teka nga, magkuhin ako. Mag-earpads nga ako. Kumusta po kayo, mga kaibigan? Ayan. Ngayon po kuna, March 25 na. Ngayon po yung umpisa na ng kampanya ng mga local candidates sa atin. Kaya magbabago na siguro yung takbo ng kampanya. Dati pag dumating yung mga national candidates, na estima pa sila ng mga local ano, si Robert Diang, thank you po sa stars na pinadala nyo. Kayo ang unang-unang nagpadala ng stars. Ngayon kasi kanya-kanyang kayod na yung mga local. Baka hindi na bigyan ng malaking panahon yung mga bisita na mga national, ano. Well, anyway, ang aasahan po natin ngayon, pukpukan ang mga kandidato sa baba. At ang problema po dyan sa mga kandidato sa baba, minsan pareho yung partido, no? May mga ganun, pareho ng sinusuportahang national candidates. Kaya talagang mas mahirap ispilingin dun sa ibaba vis-a-vis, ika nga, dun sa sitwasyon sa taas. Well, anyway, gusto ko lang pong bigyan ng isang panahon, kaunting panahon na Ate Yvette Ibe. Ang nangyari po kay Senator Ping Lacson. Ako kasi bagamat tayo na may naniniwala dun sa kasabihan na sa politika, there are no permanent friends nor enemies, ano. Ayan lang, yung ginawa po ng grupo na Partido Reforma ni dating House Speaker Pantaleon Bebot Alvarez kay Senator Ping ay para siyang hindi maganda, ano. Parang hindi maganda. Pasensya na kayo, ha? Naawa ako kay Senator Ping. Bagamat sigurado ako, hindi niya magugustuhan kaawaan siya. Ano? Naawa lang ako in the sense na kaya naman na napunta sa Partido Reforma yun si Senator Ping sapagkat sinama-sama nila dyan yan. Hindi ba? Ngayon, ang dating pa, inabandon na siya nitong partido. Alam niyo dahilan kung bakit siya inabandon na ng partido? Dahil mababa daw sa survey. Mababa daw po ang numero sa survey. So, in other words, ito pong si Congressman Alvarez at ang kanyang partidong maporma. Ano? Partidong walang maporma. Reforma. Partido Reforma pala, Reforma, naniniwala sa survey. Naniniwala po ang Partido Reforma sa survey. Kasi ang basis daw ng mga tao nila sa baba, sila po ay
Naniniwala na na wala na talaga, walang pag-asang manalo si Ping dahil mahina ang numero sa survey. Bagamat, pag pumunta po kayo, binuntahan nyo yung mga rally ni Senator Ping Lacson, hindi naman lang, hindi manilalang, marami rin pong tao. Ano po, mga kaibigan? Marami rin pong tao. Ewan ko, kung naniniwala siya sa survey, mainam naman kung may paninindigan pero si Bebot Alvarez. Eh kung naniniwala siya, eh naniniwala din siguro siya na milya-milya ang layo. Ma'am LV Josel, thank you po sa stars. Naniniwala siya na milya-milya ang layo ng number one sa number two na ngayon na kinampihan po nila. Pero okay lang yun, ha? Hindi ko sinasabing huwag silang kumampi kay VP Leyderbe. Okay nga yun, mabuti't magkakasama sila dyan. Ha? Ito naman si Ricky Rason, may pagka-KJ din. Ano? Si Ricky Rason po, yun yung may-ari ng yung hotel dyan sa, yung casino hotel dyan sa, Soler. Soler. Tapos, siya din ang may-ari ng ICTSI. Yung port operation po dyan sa Maynila at sa iba pang mga lugar. Pati sa ibang bansa, meron yun. So, madali sa bilyonaryo po itong si Ricky Rason na ang kanya pong partido na National Unity Party nagbato naman ng suporta dito kay BBM. So, okay lang yun. Natural yun. May mga realignment of forces. Ang tutunan, ang paksa po natin dito, medyo ang pangit lang, ano? Alam niyo kung paano sila nagpaalam kay Senator Ping? Sa text lang, text. Bihira naman yan, no? Text lang po, mga kaibigan. Hindi man lang tinawagan. O kaya, Senator Ping, baka pwede mag-usap tayo. MJ Enriquez, thank you po sa stars. Eds Apars, thank you po sa stars. Hindi man lang tinawagan. Hindi man lang magkapi nga po tayo, baka kailangan nating mag-usap ng masinsinan. Ganun man lang sana. Text lang, mga kaibigan. Mabait din tong si Senator Ping Lacson. Sabi niya parang no ill feelings o parang no hurt feelings. Pero okay namang maghiwalay ng landas, pero hindi po ganun. Kasi nung nag-uumpisa po sila, ganun na lang, di po ba? Ganun na lang ang... Uy, bakit may mga ganun? May mga stars. May dumating na maraming stars. Ba't may sumayaw na star dito? Ayan. Thank Jason Albaniel, Emmaline Bunot, and 11 others. Joflor Pasha, thank you so much po. Opo, totoo po yun. Joel Astrero, apektado po ako. Sabihin ko na sa inyo, apektado po ako. Kasi, alam nyo, sabi ko nga sa inyo noong nakaraan, kung meron mang masasabing pinakakwalipikado rito, mga kaibigan, si Senator Ping Lacson, tapos ginanun lang nila. Anak ng bakang dalaga, oh. Baka iniisip nyo, nanghihinayang ako kay kina Congressman Alvarez. Natural, ang sabi ko nga sa inyo kanina, ang politika, addition yan. Adi, kung makakapag-add siya kay VP Lenny Robredo, di good for them. Good for them. Yan lang, the manner by which they abandon Senator Ping Lacson, hindi po gentleman yun, eh. Napaka-gentleman ni Senator Ping makipag-uusap sa kanila. Franklin din, magandang gabi po sa inyo. Basta, bahala na po kayo. Nalungkot lang ako sa pangyayari na yun. But anyway, nakuhan lang yan. Naalala ko lang, ganun ba ang ating tropa ngayon? O pagka hindi ka mananalo, ha, iwanan kita. Ganun talaga. Ay, nako, buhay. Anyway, nagbabasa-basa po ako kanina
ng mga artikulo. Alam nyo, tayo, nagbabasa tayo sa mga matatalinong nagsusulat ng mga ikaw, nahanap ko eh, mga magagaling na mga kolumnista po, mga kaibigan. Meron po akong nabasa. Ito sinulat ni Bobby Tiglaw. Ito po ay meron po kasing pag-aaral pala ang Lilo surveys. Itong magugulat ka, ito pong Pedro Lilo Associates, ano? Of course, hindi po yung recent survey ang ating pag-uusapan, yung survey ni PBM. Hindi po. Elaine Johnson, thank you so much po sa stars na pinadala niyo. Ang aking babanggitin, ito, bagong impormasyon sa akin to. Alam niyo naman ako, minsan, pahuli-huli ako sa kwentuhan eh. Ano? Ito po ah. Meron po palang survey na ginagawa itong Pedro Lilo Associates. Tinatrack po nila kung ano ba ang paniniwala ng sambayan ng Pilipino doon kay dating Pangulong Ferdinand Marcos. Kasi gaya nga nang nabanggit ko sa inyo, marami sa mga bata na lalo na yung nagsimulang mag-aral ng post-Marcos sa era, ang tingin po kay Ferdinand Marcos ay pinakawalang yung taong isinilang sa mundo yata. Kaya nga galit na galit si Mr. Espirito, di ba? Si yung Attorney Espirito. Babyliss de Loyola, thank you po. Sa Stars, Sheila Mac, thank you po. Galit na galit sila. Si VP Lenny Robredo, di ba? Ano ang intention nila? Huwag makabalik ang Marcos sa Malacanang, di ba? Galit na galit sila. Dahil sa talaga namang kahit naman dun sa mga eskwelahan, ang ipinunla sa isip ng mga bata. At kahit na yung eskwelahan ng anak ko ngayon, kahit na sila, di ba, tinuturo na niyo tungkol sa martial law, masama si Marcos and all. Di ba ba? Ganun po talaga eh. Wala tayong magagawa. Nasa textbooks po yan eh. Sa mga documentary, television, libro, international media. Galit na galit kay dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ano? Totoo po yan. Meron niya, sabi nga ni Bobby Tiglaw, sa mga eskwelahan na pinatatakbo po ng simbahan, halimbawa, mga magagaling na mga eskwelahan na Ateneo, La Salle, UST, Saint Scholastica, ang sabi po niya, Marcos Devil 101. Oh, parang pakitang demonyo to si Marcos, 101. Is practically a required subject in universities. Parang ganun daw po. So talagang ano aasahan mo? Ano aasahan mo na magiging pagtingin ng mga tao kay Marcos? Hindi, isipin mo, pinakawalan ngayon tao talaga to, di ba? Pero ito po ang kagilagilalas na, ito po ah. Ito po ay kokopyahin ko lang po ito kay Bobby Tiglaw sapagkat siya po gumawa nito. And dito po yung column ni Bobby Tiglaw. Sana nababasa po ninyo. Yan po yung tracking sa Manila Times po yan. Sa paniniwala ng publiko ng mga mamamayang Pilipino kay dating Pangulong Ferdinand Marcos. Nakita niyo po yung kulay green. Yan, kulay green. Yung pong kulay green ay favorable. Yung pula ay unfavorable. At yung kulay pink ay undecided. So, yan po yung tracking, mga kaibigan. May natutunan ako dito. Tingnan nyo po. Noong pong 2009, ang favorable, ang paniniwala ng mga tao kay sa yumaong strongman, Ferdinand Marcos. 2009, eto po. Ito na. Ano nakalagay yan? 45%. Noong pong 2010,
ay naging 54%. 2011, 54. Tapos, noong 2014, ay 52. Noong 2015, 61. Napansin po nyo, umangat noong 2015. 2016, February 2016, 55. Tapos kapareho nung April 2016, 55. Ang taas po, ang pabor po kay dating Pangulong Ferdinand Marcos, yung paniniwala po nila. At saka, noong pong, eto na po, medyo bago-bago na to. Nakita nyo to? Noong April 2021, umangat na po sa 65%. Ang pabor kay Ferdinand Marcos. At ang pinakamatindi, noong December 2021, December 2021, noon lang pong about 3 months ago, 72% ng mga sinurvey, ibig sabihin, it represents the population or respondents, 72% po ng publiko ay favorable kay dating Pangulong Ferdinand Marcos. Nakikita niyo po ba? Nakikita niyo po yung... Actually, kung po sa akin to eh. Bagong bagay po sa akin to eh. Kasi, puro tayo kan eh. Puro, kung napapansin, puro tayo, termino doon? Parang, sa pantaha. Ayan, sa pantaha. Huh? Okay? Para tayong nagsasapantaha lang, ano? Na bakit ba umangat bigla itong si BBM? Di ba? Sabi nga ni BBM, nung bandang July, August, last year, number 3 lang naman siya. Number 3 lang naman siya sa survey. Eh. No? Number 3 lang. At siyempre, nangunguna nun si Sara. Tapos, minsan may ibang kandidato pa, ano? Grabe naman po si Mark Garcia. Mark Garcia, kung ikaw ay totoong tao na nanonood sa atin, sana maayos ka. Ha? Sana maayos na tao ka. Tapos, maayos ang pamilya mo. Sana maganda ang takbo ng buhay mo, ha? Sana maging kung meron ka mang ikinaiinis sa sinasabi ko, ha, ay okay lang, naiintindihan kita. Pero Mark Garcia, sana maging mabuti ang buhay mo. Okay? Sana maging mabuti ang buhay mo, Mark Garcia. Ikaw na nag-message sa akin. Ha? Yun ang aking pangarap. Sana lahat ng, lalo ka na Mark Garcia, at yung iba pang mga sumusulpot-sulpot dito sa aking live, no? Kung ano man po yung kung meron po kayong contra opinion sa akin, okay lang po yun, basta no problem sa akin, di ba? Inikahit ko pa kayo, i-block nyo ako, unfollow nyo ako, ignore nyo ako, pwede po yun. Pero yung pupunta kayo dito para idadamay nyo yung anak ko sa usapan na to, sana maayos ang buhay mo. Sana maayos ang buhay mo, pare ko. Kung totoong tao ka man, ha, sana walang magkasakit sa pamilya mo. Yun lang. Okay lang sa akin yan. Anyway, pasensya na kayo, ha. At pagka ganun ng comment, medyo tumataas ang high blood ko eh. Pasensya ka na. Pasensya na ako kayo. Ha? Nasaan na ba ako? Punta.
Saan ba ako? Ano ba yung pinag-uusapan? Sino ka nga? Sino ka? Sino ka? Sino nga kayo? Ba't nandito kayo? Mayroon pati siya. yung mga kwan dyan, yung mga kung ano-ano sinas. Lalo na yung feeling nyo, kilalang kilala nyo ako. Yung feeling nyo ay alam nyo kung saan ako nakatira. Alam nyo kung anong klaseng tao ko. Para bang alam nyo kung paano ako nabubuhay. Parang ganun, parang nabigyan kayo ng lisensya na okay lang naman yon kung meron kayong kontrang. Ay, Donita Doña, thank you po sa inyo. Okay lang naman yon. Ano? Pero wag yung bata, wag yung anak, ha. Okay? Wag yung okay lang sa akin yon. Na-distract lang ako. Pagka kasi sa anak ko, nadi-distract ako eh. Ano? Anyway, ang pinag-uusapan natin ay tungkol dito kay, sabi ko nga sa inyo, nagpapasalamat ako dito kay Bobby Tiglaw eh. Because this is actually his exclusive. Ano? Hindi po ito lumalabas sa iba. Ano po, mga kaibigan? Hindi po yan lumalabas sa iba. Inilabas po nila, nabigyan po siya ng chance na magkaroon po siya, nagkaroon po siya ng access at nabigyan siguro siya ng permission para po ilabas yan. Imagine po, 72% ng mga sinurvey ay nagbigay ng favorable response kay dating Pangulong Ferdinand Marcos, considering lahat na ng factors. Lahatin nyo na, lahat po ng nasa mainstream media, meron bang nagsabing maganda ang martial law? Meron bang nagsabi sa mainstream media na maayos ang mainstream media po, at least ang tinutukoy ko yung mga TV network na malalaki. Meron bang nagsabi na maayos si Ferdinand Marcos Sr.? Ang lagi nating naririnig, diktador, ang abuso, nagnakaw, kung ano-ano, mga negatibo po, mga negatibong mga bagay. Ano. Pero para magkaroon ng 72%, hindi ko siya maintindihan eh. Ano kaya ang posibleng dahilan? Ano kaya ang posibleng dahilan para ang mga mamamayan natin ay magkaroon ng, kumbaga parang, ayoko naman sabihing enlightenment, ano? Kasi marami dyan, mga dati na sigurong yun ang paniniwala, ano? At hindi lang nabibigyan ng chance na sabihin yung kanilang damdamin. Tapos, yung iba naman, lalo na yung younger generation, siguro nakausap yung kanilang mga magulang o lolo, nagtanong. At yung iba naman, nakakita na ng ibang mga version ng istorya, specifically dahil po dito sa social media. No? So, going back, Violet Melby, thank you po. Going back po, no? Going back dun sa title po ng ating live ngayon, ang sinasabi ko po, yung mismong tatay niya, ni Bongbong Marcos, ang maaaring magpanalo sa kanya. At sinabi po yan ng Pulse Asia, mga kaibigan. Sabi po ni Dr. Ana Maria Tabunda, parang double-bladed yung pangalang Marcos eh. Yun ang naghihila ng hatred, yung galit ng marami. Katulad niya, yan naman ang kampanya ngayon ng mga kakampings, eh, di ba? Pupunlaan ng galit ang mga tao at yung gagalitin laban kay Marx. Kung ano yung lahat na yata ng pwedeng iba to, ultimo, may poso negro, mababa to, baka binato na si Bongbong Marcos eh. Mga kaibigan, ano? Sabi po ng Pulse Asia, sa kabilang banda, yun din ang humahatak
sa kanya pataas yung pangalang Bongbong, Ferdinand Marcos Sr. Ano? Yun po yung aking binabanggit. So, hindi ito pwedeng baliwalain ng mga kalaban ni BBM. Kasi numbers to, again, I'm referring to think tank. Ano, yung mga tao sa likod ni Mrs. Leni Robredo, hindi nila pwedeng baliwalain to. Kasi sila, naiintindihan nila kung ano ibig sabihin ng research. Naiintindihan nila, Francis Mark Bustos, thank you po, ang ibig sabihin ng pagsasaliksik o study. Numero po yan eh. Ano? Hindi po siya dinampot lang mula sa kawalan. Ano? Ito pong 72% na favorable kay Ferdinand Marcos sa nakalipas na 10 taon. Ngayon lang siya tumuntong ng 70 plus. Noong April last year, umakyat na siya ng 65. Noong December 2021, umakyat siya ng 72%. So napakalaki na dapat ipagpasalamat nitong si BBM sa kanyang ama at ina-acknowledge naman niya 'yon. Hindi po ba? But of course, lahat, uulitin ko lang, lahat ng ibinabato kay BBM ay nag-emanate din sa kanyang, sa pangalan ng kanyang ama at sa ginawa ng kanyang ama. Ano po, mga kaibigan? Kung po ito eh. Kaya ako sinishare sa inyo, baka hindi nyo pa nababasa. Baka hindi nyo pa nababasa. Kasi this is news to me. Maniwala kayo. Anyway, magkakaalaman naman yan eh. Sabi nga ni dating House Speaker Bebot Alvarez, yung partido nila, ang gusto nila sa kanilang manok ay yung sa eleksyon ay mananalo. Si Ping Lacson daw, dahil sa numero niya na sa survey mababa, hindi mananalo. Sa madaling salita, Ma'am Donita Doña ng New York, sa madaling salita, si Speaker Alvarez, former Speaker Alvarez, ay naniniwala sa survey. At lahat po ng survey companies ang sinasabi, number one si BBM, milya-milya ang layo. Milya-milya po ang layo doon sa pumapangalawa na si VP Leni Robredo. Ito, how sure are you na ang yung 72% ay real human at hindi troll? Nick Orosumera, hindi po ako nagbibigay ng numero dito. Kinukwento ko po sa inyo yung research na ginawa ng Lilo, no? Of course, wala namang magandang balita para kay BBM na tatanggapin ng maluwag sa loob ng kanyang mga katunggali. Ito nga nga kaibigan natin na si Yorme Escomoreno, wala na ngayong bukang bibig kundi BBM, di ba? Ano? Kasi nga, kung, well, tayo namang mga Pilipino, alam natin, sabi nga ang punong hitik ang bunga, yun ang binabato. Ano? Ang punong hitik ang bunga, yun ang pupukulin. No? Sapagkat baka mahulog. Doon sa mga bagong gising dyan. Yan. Kita niyo po. Yan po ang survey ng Lilo. Matagal na po nila. Tracking po ito. May tracking po sila. And ito po ay may nagkaroon po ng access dito. Malamang ang grupo nila BBM. Kaya
malakas ang loob nila eh. Kasi si Aimee lang eh, si Senator Aimee Marcos, ang tagal lang gustong tumakbong senador nun. Pero hindi tumatakbo dahil natatakot sila na baka pag siya ay tumakbo, buhayin ng bangkay laban sa kanila. Kaya recently lang siya tumakbo eh, di ba? At nanalo naman. Hindi po ba? Gilbert Divina, US. May two girls din ako, Katunying. Gilbert of Michigan. Ay, thank you po. Maraming salamat po. Basta, yun po yung update po natin sa inyo. Basta tayo po ng mga magkakababayan, ha? We can agree to disagree. Alam niyo po yan. Dapat po talaga eh, kaya nga tayo nagde-demokrasya, no? Wala namang problema tayo hindi magkapareho lagi ng pananaw. Pero yung ewan ko, nakita niyo ba yung kwan? Sobrang nangangamba ako sa mga kabataan ngayon na pag tiningnan mo yung background ng mga gumagamit ng social media, matatalino pa naman, mga may pinag-aralan. Ano po, mga kaibigan? Mga may pinag-aralan. Ewan ko, nakita niyo po ba to, mga kababayan ko? I'm sure nakarating na kasi nag-viral to eh. Yung isang binata na may kapansanan, bulag yung kaliwang mata. Bulag yung kaliwang mata, maka BBM siya. Alam niyo kung ano ginawa nitong mga kung paano nila inaglahi yung may kapansanan. Sobra po yung kwan eh. Sobra na po yung pag-agla. Kapansanan na po ang kwan eh, ang pinupuntiri eh. Alam nyo? Kasi yung may kapansanan, sumusuporta kay BBM. Alam nyo, ginawa nila. Ano ginawa nila? Inaglahi yung kapansanan nung tao. Sobra eh. Alam nyo, sobra na yung mga nangyayari. Lalo, ang frustrating po dito, mga kaibigan. John Nikki Plural, thank you po. Ang frustrating po dito, at sobra pong nakakatakot, mga may pinag-aralan, matatalino, at tingnan niyo po ang background. Pag tingnan niyo yung kanila pong profile, ang gaganda po ng kanilang mga achievements. Pero para mag-aglahi ng isang tao na hindi naman dahil hindi lang nila kapareho ng opinion, ano po mga kaibigan, hindi lang nila kapareho ng opinion, pati yung kapansana noong pong taong iyon ay nako, inaglahi po ng todo-todo. Ano po ang nangyayari sa ating mga kabataan? Actually, pareho po ah. Wag po naman ninyo sasabihin na ang mga maka-BBM ay walang kasalanan. Pero tingin ko, kune, sagad ne, kalabisan na po yung, hindi po ba? Kalabisan na po yung mga, hindi ba yung mga anak natin, tinuturuan natin na, oh, pagka may kapansanan, huwag mong gagawin katatawanan, anak ha? Eh ito, social media, at nandun pa yung mga pangalan nila kung paano nila aglahiin. Ha? Pintasan. Ang dahil may bulag nga yung mata, yung kaliwang mata
nung maka BBM na binata na yun. Eh, grabe. Eh, saan pupulutin ng bansang ito? Sige nga. Pagka... Alam niyo, kung nabuhay tayo ng mga panahon ng mga barbarian, siguro sinaksakan na natin ang leeg ng isa't isa eh. Ano? Ako, hindi ako magtataka. Ito may nag-message sa atin, Judge Peligro. Yan po ang reason kung ba't lumipat si Thinking Pinoy at Daryl Yap dahil sa mga ugali ng mga kakamping. So, ang alam ko, mga si Daryl Yap, alam ko, si Lenny Robredo binoto niya nung 2016. Maka-Lenny yan eh. Yung eh, si Thinking Pinoy, eh, anti-Marcos yan. Pero yung kung iniisip po ng mga taong ito na sa pamamagitan ng pag-ulahi ng kapwa ay makakaakit sila ng mga nag-iisip nating kababayan patungo sa kanila. Nagkakamali po sila, mga kaibigan. Nagkakamali po sila. Pero ako, naniniwala pa rin po ako. Na ito, sinasabi ko sa mga anak ko to eh. Nasabi ko sa mga anak ko, sabi ko, ang mga tao, mabubuti. Eh, sabi niya, bakit may ganito? Eh, sabi ko lang sa, nakalimutan lang nila na sila ay mabuti. Dapat sa kanila, papaalalahanan sila na sila ay mabuti. Yun po sinasabi ko sa aking mga anak. Ang lahat ng tao ay may kabutihan sa puso. Ha? Ha? Lahat ng tao may kabutihan sa puso. Subalit, kung mayroon ka nakikita ng mga gumagawa na hindi maganda, nagsasalita na hindi maganda, o nangahamak ng kapwa nila, eh yun ay nakalimutan lang nila na sila'y mabuti. Kaya papaalala natin sa kanila. Papaalala natin sa kanila yung na sila'y mabuti. Si Juan, si Commissioner Guanzon, yung, ayan yan, ito yung iwi challenge na yan. Ma'am Edna de Chavez, thank you po sa inyo. Eh, nakalimutan lang ni Commissioner na siya ay mabuti. Tingin ko mabuti rin yun eh. Baka nadala lang ng kanyang damdamin at ang namayani sa kanyang damdamin ay pagkapuot. Ano? Baka napupuot siya. Tandaan nyo, alam nyo, biblically speaking, ang pagkapuot po ay napaka... Don Madriaga, thank you po sa inyo. Don Madriaga, salamat po sa inyo. Sinasabi ko po sa ating mga kababayan, yung pong pagkapuot, eh, masama po yun eh. Ang sabi nga po, para kang murderer, ano? Ang pagkapuot po ay katumbas ng kasalanan ng mamamatay tao. Kaya dapat alisin natin yung puot sa dibdib natin eh. Ha? Alisin natin yung puot sa dibdib natin. Kung galit ka, pinitin mong mawala yung galit eh. Diba? Kaya, sana paglipas nitong halala na to, maalala natin, oh, mababait nga pala tayo. Mababait nga pala tayo. Lisa Sica Torres, totoo, napaluan naman po sinabi mo po, watching from London. Hindi, totoo po yun. Ako, naniniwala ako na tayo ay matatauhan din. Ano? Hindi, well, totoo naman na ang ating bayan eh, is worth dying for, ano? Ang ating mga mamamayan. Totoo naman yun. Pero, ang nangyayari ngayon, hindi po yung bayan ang worth dying for. No? Ang namamayan eh, pagkapuot ng marami, tapos, yung pagmamahal sa sariling sa mga tao, mga kandidato. Pero yung ano yun, may monopolyo ba ng pagmamahal sa bansang ito? Wala naman siguro. Pare-pareho naman tayong may layuning bumuti ang bayan natin. At ako, naniniwala ako itong mga kandidatong ito, lahat sila gusto nilang bumuti ang bayan natin.
Ako, yun ang paniniwala ko. Maaring mali, pero yun ang niniwala ako. Lahat ng yan ay gusto kahit papano na magkaroon sila ng bahagi para bumuti ang bayan natin. No? Lansky Mags, thank you po sa inyo sa Los Angeles, California. 10:10 ng umaga. Uy, thank you po sa stars. Ami Sanchez, thank you po. Katunying, Dr. Cabral ito, baka pwedeng magpatulong para ma-expose ang hospital na pineperahan lang mga pasyente. Aba, maan. Aba, Doktora Cabral, ayayaan nyo ito. Junior Miguel sa Seattle. May Tupasio Duran, thank you po sa inyo. Mila D. Guzman, Mila D. Santos, maraming salamat po sa inyo. Tess Valerio, thank you. Thank you po sa inyo. Sakro Yadaw, thank you Boss Tunying. Nakita na tayo noon dito sa MGM Casino sa lobby. Nag-usap tayo. Thank you sa suporta kay BBM. Hindi po. Wala po. Hindi po ako supporter ni BBM at lalo pong hindi ko ini-endorse si BBM para lang maintindihan niyo. Wala pa po akong sinusuportahan. Naghihintay pa po ako ng pasya. Lenny Senining Ursal, salamat ka to niyang bulag ding isang mata ko at ramdam ko mga pinagsasasabi mo. Ay, nako. Lenil, maraming salamat po sa inyo. Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Sunny Alifante, taberna, taong nagkukunwari ka. Yo, tingnan nga natin kung sino itong Sunny. Malama, kulay pink yung kwan eh. May naligaw. Yan. Maraming salamat po sa Canada. Abay, alauna, 12 na pala. Nang madaling araw. Maraming salamat po sa lokal ng Bambang. Thank you. Christina Villanueva, thank you po sa padala niyong star sa akin. Maraming salamat po. Mabuhay ka. Brian Suliano, thank you. Evangeline Villar, hello Katunying, bumili po ako ng King's Herbal. Ay, thank you po sa inyo. Ako, umiinom na ako ng King's Herbal. Kuha na, mga isang... Ikukwento ko sa inyo kung ano nangyari sa akin sa King's Herbal sa ibang pagkakataon. Mia Sabukid, watching you here in Europe while cooking dinner. Katunying, ay, ano po niluluto nyo? Ito, at least pinapanood pala tayo ni Joey Tabuan. Pwede kang dramatic actor, Tunying. Parang totoo lang, ha? Ba't wala kang sinabi nung inaalipusta si VP Lenny? Kung wari ka pa na hindi supporter ni BBM, wag kami, Tunying. Ayun. Wag ikaw. Ganun ka. Yun yung sinasabi ko. Pagka meron akong sinabi na hindi mo gusto, siyempre. Ganun talaga ang nangyayari sa bayan natin, eh. Parang, ano bang, pag magkaiba talaga, ang automatic nung kukontrahin mo yung kausap mo, eh, di ba? Pero okay lang yun, Joey Tabuan. Sana naririnig mo rin yung sinasabi ko. Ano sinasabi ko lagi dito? Wag kung ano pagkakilala ko kay VP Lenny. Yung personal kong pagkakilala kay VP Lenny. Soft-spoken, charismatic, motherly. Kaya yung kasi baka ngayon ka lang nakinig sa akin, kaya nga, yan ang hirap doon sa iba. Sumisingit lang. Anyway, papaalam na ako eh. Santa Elena, Laura, Jen Apple, listening while working from California. Thank you po. Beth Yosna from Oman. Rowena Kibuyen from Jeddah, Saudi Arabia. Yan. Rebecca Lorena. Jamie Moore, ako dati dilawan din noon, hindi pa na ngayon. Mula nang maupo si PRRD, natauhan ako sa mga kasinungalingan ng mga pink lawan. Ayan. Shout out po mula sa Santa Rosa, Laguna. Merlita Ramirez, good morning po Katunying. Maraming po bitter dito ngayon. Pagpasensyahan nyo na lang po. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa.
Good morning, Norman Undangan. Ismael Velarde, good morning po. Mula sa California, sa Las Vegas, si Florence Pedroso Campbell. Mula sa Algiers, Algeria. Jan Rolion, ama, sabi, kung saan-saan panig ng mundo ito. Maraming salamat po sa inyo. MJ Fangonil from California. Ruel Academia, ako hindi nagpapaapi sa mga kutya. Parehas kami ng batang kinukutya na bulag din ng isang mata at parehas din kami sumusuporta kay BBM. Marami ang mga nakapag-aral kung magsalita. Akala mo napakatalino na. Sana nga magbago ano. Netski Kutang, good morning from Vancouver. Sarap ng almusal habang nakikinig sa iyo, Kating. Ay, thank you po. Paulino Lopez, maraming salamat. Myra Santo Domingo, thank you po sa pakikipagkwentuhan. Ako dapat magpasalamat sa inyo. Pinagtsatsagaan niyo ako. Nasty Chink, ano ba yun? Ferrer, taga Surrey, Canada. Boya Thug, mula sa Florida, USA. Yan. Sa trabaho sila. Dana Ferranco, thank you. Ayan, Niva Reformado, thank you po sa inyo. Maraming salamat. Nako. Ito, Rai Rai, Katonying, curious lang ako. Pag sinabi ba ng INC na yun ang iboboto, matik ba na yun talaga iboboto ng mga INC members? Yung mga totoong Iglesia ni Cristo po, miyembro ng Iglesia ni Cristo, yun po ang iboboto. Kasi, ito, last na lang. Para sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, hindi po yung kandidato eh. Ang pinaka-importante po sa aming manalo, alam nyo kung ano, yung pong pagkakaisa. Pagkakaisa. Sapagkat yung po eh parte po ng doktrina sa Iglesia. Bago ka pumasok sa Iglesia ni Cristo, tuturuan ka ng doktrina at isa po sa mga doctrinal lessons ang tungkol sa pagkakaisa. Kasama po ang pagkakaisa po sa pagboto. So kung hindi mo gusto makipagkaisa, ayaw mo namang sumang-ayon sa magpasakop sa pasya ng namamahala, aba, eh, huwag ka nang mag-iglesia. O kaya kung iglesia ka na, ayaw mo nang magpasakop, umalis ka na siya. Ganun lang kasimple. Ba't mo palolokohin yung sarili mo? Di ba? Ba't ka pa mamamalagi sa iglesia kung hindi mo naman susundin o irerespeto yung doktrina? Ganun lang kasimple yun. Kaya yung tanong, pagka po ba yun ang pinagkaisa na iglesia, yun ang pasya ng pamamahala na iglesia, ay yun ba ang gagawin? Opo, opo, ng mga totoong iglesia ni Cristo. Yun po yun. Ulitin ko po, yun po ay para sa mga totoong iglesia ni Cristo. Ganun lang po kasimple yun. Kaya hindi po masyadong, yung mga nagtatanong sa akin, ama, Katunying ka ba? Makabongbong ka ba? Katunying, makapinglaksong ka ba? Hindi. Ito, parte lang ako. Nakasama lang ako sa analysis ng mga bagay. Ano? Dahil medyo matagal na rin naman akong nangungumentaryo. Ano? Matagal na rin. No? Pero halimbawa, ito, sample lang. Halimbawa, ang pasya ng pamamahala na iglesia ay hindi sang-ayon sa damdamin ko. Anong gagawin ko? Magpapasako po ako sa pamamahala na iglesia. Bakit? Ang pinaka-importante po sa amin ng mga kaanib sa iglesia ay pagkakaisa. Hindi po ipanalo yung kandidato, bagamat bonus kung mananalo yung kandidato, pero ang pinakamahalaga, manalo ang pagkakaisa ng iglesia. Ano po? Manalo yung pagkakaisa. Yun po ang aming pong paniniwala sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ano po? Yun po yun. Judith Belyesa, maraming salamat po.
sa stars, napakadami niya naman pinadalang stars. Ano? Okay? Sa lokal ng Bulacan, sa Mesa de Havana. Yun lang po yun, ha? Doon sa mga hindi niyo po nababatid pa yung tungkol sa aral ng Iglesia ni Cristo. May mga ibinoto po ang Iglesia ni Cristo na hindi nanalo. Totoo po yun, hindi nanalo. Kung manalo, salamat. Ano? Kung manalo yung ibinoto. Doon po sa mga kabubukas lang, sa mga totoong Iglesia ni Cristo po, mga kaibigan. Yung totoo, ha? Kung ano po yung pasya ng pamamahala, yun po ang sinusunod. Ganun lang kasimple. Okay? Maraming salamat po sa inyo at magandang umaga na po. Tess Balse, thank you po sa stars. Giovanni Chavez, salute. Lexi Mine, thank you, kapatid. Ayun. Uy, Bibs Prasco, thank you po sa stars, ha. Ben Guzman, thank you po sa stars. Ayan, LC Paa. Salamat po, Katunying, sa paghahati. Ay, salamat po. Dana Ferranco, tama po, Katunying. May mga kaibigan po kami Iglesia. Ganyan din po ang sabi sa amin. Pagkakaisa po talaga. Meron nga pong survey na nagsabi na sa lahat po ng religious organizations, survey po ito, study. Ang Iglesia daw po ang talagang may solid na hindi yung at least sa survey nila na nagde-deliver ng solid vote para dun sa tinulungan nito. Pero sa survey meron pong kwale, parang less than 90% yung nasa survey or minsan mga 80+% ano. Ang tatanong, eh bakit ganun? Bakit hindi pala lahat ng Iglesia ni Cristo kung anong pasya ng namamahala sa Iglesia susundin? Eh yun nga po yung sinasabi ko sa inyo. Kaya may qualification po yung binanggit ko sa inyo. Kung totoong Iglesia ni Cristo yon, sigurado magpapasakop yon. Ano po? Kung totoong Iglesia ni Cristo po. Ano? Pero kung kunwa-kunwarian lang, meron kasing nakapasok, kung po yun, hindi po totoo yun. Yun lang, naalala ko lang. O sige, yung mga nagtatanong kung paano, may nabasa kang ganun, parang hindi raw nag-subscribe daw sa YouTube, hindi daw mapanood sa YouTube. Hindi, ito po ay Facebook live lang po natin to. Lolit Pascual, thank you po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. Maayong buntag, Elisa Papa. Aba, nagpupuyat ka din, parang ako. Yung mga bantay dyan, yung mga gumugwardya, magandang umaga po sa inyo. Rodalyn Villaluz, pagbutihan niyo pagugwardya, huwag niyo natutulog. Maraming salamat. Noong araw, nagugwardya din kami. Yung pagmagugwardya ka, masaya. Dadala ng pagkain. Tapos
nung maliliit pa, yung bata-bata pa kami. Yung bata-bata pa kami, nagkukunan. Meron pang Trackman, nagtuturo ng Trackman dun sa Bakura na. Anyway, maraming maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. Emelita Kilay, ayan. At saka, huwag na kayong kung saan pupunta. Matulog na kayo. Maraming ingat po kayo. Bye-bye. Good night.